mananampalataya ay nananawagan sa Panginoon na punan ang ating sarili sa mga kakulangan po natin. Ano po? Kaya, fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Magandang gabi po. Happy Vesper, Happy Sabbath. Happy Vesper, Happy Sabbath. Mayas na. Yan. Happy Sabbath po. Kamusta? May bagay tayo, ano? But praise God, malayo sa atin. Nasa dulo ng norte, kaya pa medyo maulan ngayon. At siguro yung mga nasa labas na traffic. Kasi long weekend. Ano? Bakasyon hanggang Tuesday, walang pasok. Yan. Kaya yung anak niyo magiging ng allowance, walang pasok ka. Hanggang Tuesday. Ano po? So praise God, at tayo muli nandito ngayong gabi. Malakas, malusok. Walang dengue. Ano? At patuloy pong maglilingkod sa Panginoon at makikinig na kanyang mensahe ngayong gabi. Patuloy po tayo nag-aaral ng the great controversy, ano po, na sinulat with his wife. At tayo po ay nasa chapter 9 pa lang, mga kapatid. No. Ito po ay 42 chapters. So, sino ba nakakompleto na dito every Friday na nakasimula hanggang ngayon? Another pass, sino pa? Siguro, tayo din po. So, yan, yung mga kapatid natin. So, kung tatapusin niyo po yan, yan po ay 42 chapters. At kung mabasahin niyo naman, mas maganda. Para nakapag-meditate kayo, no? Mas maganda kasi nababasa din natin. Ang alam ko may Tagalog yan. No, tanong na kayo sa mga LD natin dito sa church. Ano, may Tagalog yan. Sa The Great Controversy. So, may mga LD tayo dito. Alam ko sila yung nag-offer ng ganyang book. Yan. So, hope you can have a copy of that. At ganyan nyo din nga, ay ibigay ko sa inyo ang isa po yan, pass. Topic na patuloy pa rin po The Great Controversy. At ang patuloy po na dinaban, ano po, ang masama at maputi, si Lucifer at si Kristo. Ano po, noon pa man ay sinala ay mayroong tunggal yan sa dalawa. Ano po, so even before, yung ating po, The Great Controversy ay nangyayari na. Hindi na naman po ngayon yan. At sa ating mga previous chapter, na-explain po yan kung paano nagsimula. Ano po, siguro mga first three chapters ng The Great Controversy, yan po yung na-discuss sa atin kung paano po nagsimula at itong galihan na yan. At ngayong gabi ay aking nadalhin sa inyo si Ulrich Zwingli bilang The Swiss Reformer. Yan po ang title ng chapter 9 ng The Great Controversy. At ang main cast po dyan ay si Ulrich Zwingli. Yan. Pag Swiss ka kasi yung si Pater Ulrich, yan. Parang may H sa dulo. Zwingli. Siya po yung ating nasa gitna ng tunggalian ito. Ano? So ngayon na bigay malalaman natin na ano ba yung nakita ni Zwingli ba't siya nagkaroon ng reformation sa kanyang puso. Actually, hindi naman bago yung kanyang pinaglalaban ng katotohanan. Ano po? Yung ating mga first na reformist, ano po? Mga first natin mga martir ay halos pareho din naman ang pinaglalaban ni Zwingli. Ano po? Hindi siya naiba, makikita yung mamaya. Pero pinapakita natin ito mga kapatid, from time to time, ano po, may tumatayo at tumalaban sa katotohanan. You know, every country, ano po, every country from John Wycliffe, yung una nating reformist, up to Zwingli, sa iba't ibang bansa ay merong tumatayo at tumalaban sa katotohanan. He is a Roman Catholic. Ano? Ayan. Siya ay isang Catholic. Ayan. So makikita natin siya sa kanyang pong life background. Was born on New Year's Day in 1484 sa Wandhaus, Switzerland. At siya po ay pumasok po ng una sa Vienna Bern at na siya 30 years old at na siya ay lumipat din sa University of Basel. Ayan. He was highly educated in the classical studies of poetry, philosophy, music, astronomy, physics, and the Asian classics, acquiring his BA degree in 1504 and Master of Arts in 1506 at the University of Basel. Yan. Si Zwingli po ay talented at matalino. Ano, hindi po siya ordinary lang na
Sorry, saya pinag-aagawan ng Dominican at Franciscan. Kasi sa kanyang angking talino, angking kagalingan, naisip na itong mga tao nito na magiging magandang tool si Zwingli para lumago ang ating kabangyaman. Yan, yun ang inisip niya. Kasi Zwingli ay talagang asset, matawagin mo na. Asset siya. Ano ho? Noong time na yun, at talagang appreciated. Yan, hindi siya appreciate pa. Ano ho? Si Zwingli. So, kung titingin ko sa internet, kasi baka sa video eh, dito lang naman yan, ano? Sa internet, yun din yung nakalagay sa debate controversy. So, hindi ko nagkakamali si Mrs. White about kay Zwingli. Ano? Sinin ko po sa internet at halos pare-pareho po yung kanilang background at yung pinaglalaban na nun. His first field of labor was in Alpine Parish, having received ordination as a priest. He served as a parish priest in Gladys from 1506 to 1516. Kaya sabi ko kanina, he is a Roman Catholic. His extreme youth, his natural ability as a speaker and writer and genius for music and poetry will be more effective than all their pomp and display. Yan. Ano po? Display. Yan. Yan yung hinahalo nila kay Zwingli kaya pinag-aagawan siya ng time niya. Kasi magaling na tao si Zwingli. Ano? Siguro ko poser to. Writer. Yan. Tsaka magaling sa music. So talagang asset siya. Kaya kilala nila si Zwingli ng time niya. Paano na simula na pumasok ang liwanag ng aral ni Zwingli? So, we will jump on. Ano pa, we will move on. So, ito, bilang lumaki, he's a priest, ano po, siya ay nasa seminaryo, nag-aral. Ngunit, paano ba pumasok ang liwanag ni Zwingli? Ano po? Na nag-start ng kanyang puso na magbago sa pag-aaral at sa paniniwala. Yan. Si Wittenbach is ang teacher nila sa Asian language at minsan ay kanya na ituro, there was a truth more Asian and of infinite greater worth than the theories taught by schoolmen and philosophers. This Asian truth was that the death of Christ is the sinner's only ransom. Yan. That the death of Christ is the sinner's only ransom. Diba po? Kung mayroon mo na yung mga kaibigan dito na kaibigan natin na ano po, na hindi pa nanamalataya, kapasitabi tayo, ito po ay pag-aaral naman, ano po. Since it is a Catholic, ibalam po natin na maraming paniniwala ang Catholic, ano po, when it comes to pagkapatawad ng kasalanan, binibili sa kanila yan, at diniskrepte sa ating sulat, binibili sa kanila na para mapatawad ng kasalanan natin, kasalanan nila, magbabayad ka, ano po, depende ka sa kasalanan mo. Pero kung pumasok kay Zwingli yung diwanan na yan, na ang kamatayan ng Kristo ay siya lamang po makapagpatawad at makapaglilinis na ating kasalanan. Doon nag-start, ano po, nung pag-search niya sa Scripture. The more he searched the Scriptures, the clearer appeared the contrast between their truths and the heresies of Rome. Yan. So from then on, sinerge niya ang Bible. Ano po, paano talagaan niya naman ang Biblia? Nung narinig niya yung pangalan niya yung Wittenbach. Yan. So he starts searching the Scriptures. He submitted himself to the Bible as the Word of God, the only sufficient, infallible, completely dependable rule. Yeah. So yung meaning niya. He saw that it must be its own interpreter. Ano po? So lahat ng paniniwala niya, naging tawag sa kanyang puso, na lahat ng paniniwalaan niya na harap ay dapat magagaling sa Biblia lamang. Ano po? Yun doon at start na sa Zwingli, ano po, na-compare ngayon ang Rome, ano po, at ang Biblia. Ang paninawala ng Rome at ang Biblia, ano po, doon at start yung kanyang laban sa salita ng Diyos. Yan. Zwingli invited as preacher at incident in 1516. So we move on. So si Zwingli ay, na-ordain naman siya as priest, ano po, hindi naman siya agad sumiwalay sa Roman Catholic. So, na-invite ang incident in 1516, ano po, bilang preacher. Yan. So, ito ay sa harapan ng church ng incident. So, ano pa siya rito mga kapatid? Among the chief attraction of incident was an image of the Virgin, which was said to have the power of working miracles. Yan. Diba? About the ancient vocabulary,
with description of sunnah, here a plenary remission of sins may be obtained. Now, yung pagpapatawad sa kasalanan mo ay pwede dito. Yan, sa image ni Virgin Mary. Ano po? Yun yung mas na-search sa kanya na isiwala ang katotohanan, mga kapatid. Inakita niyo yung araw niya ng Roman Catholic, ano po? Doon mismo, yung kanyang puso at yung kanyang commitment na ibigay sa liwanag at truth, ano po, doon mismo na push yung kanyang sarili. Ano po? Nung nakita niya ito sa entrance gate ng incident, nung siya ay maging preacher, ay natouch yung kanyang puso at gusto niya talaga ibigay sa tao ang liwanag na kanyang tinanggap na mula sa Biblia. Ito po ang mensahe ni Zwingli sa mga nakikinig, ano po, sa time na yon. Ito yung, ito sa bilhan, ito yung pinaka-corner. God looks at the heart, and our hearts are from Him. Christ, who was once offered upon the cross, is the sacrifice and victim that has made satisfaction for the sins of believers to all eternity. Ano po? Yan yung pinaka-calling niya noong time na yon. Maraming tumanggap, maraming natuwa, ano po, ngunit maraming din na bago. Nalibago sa kanyang message, ano? Maraming mga nakakita ng panibagong liwanag ng mga kaibigan noon. At maraming din naman na hindi nasiyahan, ano? At hindi nasiyahan. Hindi pa, na siya ay nagintahan naman sa Zurich, Switzerland. Ano po, bilang sa katedral ng Zurich, Switzerland, at nabigay din ang mensahe. Yan, ito po ay updated picture na. Yan. Pero yung mall, parang kanya pa rin. Yan, sa Zurich, Switzerland, ito naman po yung sinabi sa kanya. Kinausap siya, Zwingli. Ayan. Bago siya magsalita. Ito yung pakay mo, ha? Ito yung gagawin mo. Una, to collect revenues. Yan yung kabilis-bilis sa kanya, kinausap siya. Kita lang tumas yung aking kita, ha? Kita tayo, ha? Kita, ha? Increase the income arising from the sick, budget, and ecclesiastical ordinance. Puro kita, increase the income. Yan yung bilis sa kanya. Siguro sa anti-road, kinapausap siya, no? Sa mga matas na puno noon. Administer the sacraments to none but persons of note. Yung matataas lang ng mga tao, no? Bigyan mo papuri, sabihan mo na mga ganda words, di ba? Yan, di malalaki yung ibigay sa akin. Diyan tayo si sir. Yan. So, si Zwingli ay talaga lamang nalulungkot at hindi niya pinakita nito mga advice ito. Ano ho? Bagkos, sa kanyang mensahe, yan, sa Zurich, ito po yung kanyang pinaka-core na binanggit. It is to Christ that I desire to lead you to Christ, the true source of salvation. Ano ho? To Christ, the true source of salvation. Ano naman po natin yung ating mga kaibigan, mga kapatid? May napakaraming turo pag may effect ng usapan ng kaligtasan. Ano? Kaligtasan na lang kailangan bilhin. Pagpapatawad sa kasalanan na kailangan bilhin. Ano po? Lahat merong dapat kapalit. So, yung naging mensahe ni Zwingli noon ay it is to Christ that I desire to lead you to Christ, the true source of salvation. So, ngayon yung kanyang mensahe ngayon patungo na lahat kay Kristo. Bigyan niyo yung ligaw. Wala nang paligoy-ligoy pa, mga kapatid. So lahat matungkol sa Biblia, matungkol kay Kristo ang kanyang araw na yun. At that time, ano po, medyo natanugalan ito mga ibang priest, ano po. Kasi yung kanyang pangalita ay parang mga reforms din noon na lumalaban sa katotohanan, ano po. Ito pa yung nakita ng Zwingli ng mga Roman practices na nakita niya, labag sa Biblia, ano po, nung kanyang sinukumpir. Yan, ano ba yung mga practices na ginagawa ng Rome na nakita ni Zwingli na labag sa Biblia? Ito po yung lamang, adoration of saints and relics, napakadami. Ano po, ang relics, yung po yung mga sacred na mga part, usually, pag may kinalaman sa religion, tinatapin nila. Ano po, tinatapin nila. Yan, yung mga saints, ang dami. Yan po, di ba nung gano'ng karami, pwede rin bahing. Yung time niya, di ko nung gano'ng marami yung santo eh. Marami siguro, hundreds ba yan? Hundreds, meron, di ba? So, yan yung nakita niya talagang maling aral, mga kapatid.
promises of miraculous cures. Yan. Yung mga mahimalang pagpapagaling. Abuses of indulgence system. O, indulgensya. Ano po? Revenue kasi yan. So, income sa kanila. Yan. Yung mga patakaran yan. And fast. Dito wala dito eh. Pero sa internet, pinaglaman din pala niya to. Na wala sinasabi sa Biblia na mag-fasting during Lenten season sa kanila. Na sinama ko lang dyan. So, yan yung mga ilang lamang sa nakita niya na nabago sa Biblia. Kaya nga po, sa ilubaban, mga kapatid, na naayon sa turo ng Biblia. So, kung halang tignan niya, hindi naman bago sa pinaglaban ng mga nauna. Marahil nakita niya na narinig niya rin yan. Pero ang maganda rin mga kapatid, ano po, pare-pareho yung kanilang nakikita. Pare-pareho yung kanilang sinasambit. Kasi, ang kanilang basis ay Bible. Ano po? Kaya, syempre, hindi tayo maliligaw. Ano naman ginawa ng Roman para patigilin ito si Zwingli? Ano? Ano naman ginawa nila? Yan, ito yung isa. Ang mga kumbang na ginawa ng Rome para patigilin si Zwingli sa ganitong palangaran. Yan, accusing Zwingli of teaching people to transgress the law of the church. Sinusubay niya yung utos ng Iglesia. Yan, yan yung bago sa kanya. Is endangering the peace and good order of society. Siya nagiging cause na yung kaayusan at katahimikan ay mawala. Kasi nagkakaroon ng confusion, di ba? Yan yung mga atake ni Zwingli. Finally, Zwingli was cut off from the church. Kaulimilihan, ano po, natanggal ni Zwingli sa Roman Catholic Church. Ano po? So, magpapansin natin na mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Yan din naman yung patikos. Ano po? Nung Rome, sa ibang mga reformist. Ano po? Sa ibang mga lumalaban sa katotohanan. At kung ano yung mapapansin yan, yan din yung sinasabi niya mga pariseyo, case dati. Diba? Yan nila gusto mahuli si Jesus noon. Kasi yung mga tao, ano sila ang cause ng kaguluhan, kalituhan, di ba? So yung atake na ganyan, nalang naman natin, atake na mula kay Satan. Ano po? So yan mga kapatid, yung pinapabuhon, ano po, ng pagkikipaglaban ni Ulrich Zwingli. Ano po? Kung bakit, nabago ang kanyang pananaw, nabago ang kanyang aral, nabago ang kanyang paniniwala at puso, ano po, na mula sa ganitong aral, sa Rome ay lumiman siya sa araw na mula sa Biblia. Ano po? So, dahil sa kanyang mga kakailanan. Dahil sa kanyang mga nakita niya, nabago yung kanyang puso. Ano po? At hindi niya pinatagal pa, hindi siya nabigay pa ng katwiran na sabihin niya na tama naman yung paniniwala niya. No. So, yun yung maganda kay Zwingli. Ano po? Nakita niya na mali siya, gumawa na siya ng paraan para may tama yung kanyang pagkakamali. At gumawa siya ng paraan para ito ay may kakalingan sa iba. Ano po? So, from that is weekly, ay marami pang sumunod na mga lumaban niya sa pagtuhanan. Hindi ba na discuss at talagawin yung ba? Kasi yan ay tapos naman ang ibang magsasalita dito. Ano po? Ngayon mga kaibigan, since it is a great controversy, ano po, a battle between good and evil, si Satan lumalaban, si Jesus ay meron din na magsagot sa kanya. Ano po? Ito ay ilang mga issue na ibinabag ni Satan sa atin. You have to work. Study on Sabbath. You need to survive. What you will eat? Ano po? Yan ang minsan ay isang dahil na lumalaban minsan sa sakit na tayo. Ano po? Yan isang nakaiging laban natin sa buhay. Sabi naman ni Kristo sa atin, do not worry about your life, what you will eat or drink. Ano po? Meron naman issue si Satan, man. You're a sinner. You're not worthy of God's love. Sabi na po sa ating Christ, I am faithful and just and will forgive your sins. Sabi na po ng kapilang panig, problems everywhere. There is no God. Come to me, you who are weary and burdened. Sabi na po ni Christ sa kapilang panig, be happy. Be happy with your life.
forget about the rules. In me, there is complete freedom. Sabi ni Evil, ano? Yan. Be happy, ba? Be happy. Sagot naman sa kabilang bahay, live as free men, but do not use freedom to cover up evil. And lastly, sabi ni Satan, eternal destruction, welcome to hell. Si Christ, eternal happiness, welcome to heaven. At sa gitna niya, mga kapatid, ay tayo po na namimili. In this great controversy, in this battle, ano po, there's only you and me on that part. At di po pwede na silang dalawa lang. Ano po? Tayo po ay kasama dyan, mga kapatid. Ano po? Sa kanyang mga laman, mga kaibigan, mga kapatid, nandiyan po tayo. We are part of that tunggalingan ni Christ at ni Satan noon-noon pa man. At sa atin ngayon, panahon natin, sa ayaw man at gusto natin, mga kapatid, if we are a Christian, a faithful Christian, na nanampalataya at naniniwala kay Kristo, we are part of that great controversy. Tayo po ay bahagi ng laban na yan. Di po tayo pwedeng lumabas, di po tayo pwedeng mag-excuse dyan. Ano po, sa ayaw na gusto po natin, nung tayo po ay nabinyagan at tinanggap si Kristo, we are part of that battle. At tayo po na sa gitna, napatuloy nilang pinag-aagawan. At tayo po ay namimili sa araw-araw, mga kaibigan, mga kapatid. Si Zwingli ay nangyari kanya ay napunta sa ganyang situation. Ano po? May mili between this and this. Sa ganitong araw na siya ay yayaman, sisikat. Alam niyo po yung time na umihina ang kita ng Zurich, bumaba ang kanyang sweldo. Ano po? Napektuhan niya kanyang sahod. At yung income ng Zurich, ano po? Ang katidra ng Zurich, bumaba din. Bumaba. Ano po? So, namili si Zwingli kung saan susundin ba niya itong tanyag na araw na ito, itong hinaharap niya ang security sa kanyang buhay, ano po, na siya ilumalaman, kaharap itong mga sikat na tao, malalaking tao, siya ay nangilinit, mga kapatid, ano po, at lahat itong aming mga pagbibigay na lumaban sa kapatuhanan ng nangilinit, kung kanila ba itong nalaman ang salita ng Diyos, o susunod na lang sa Agos ng aral ng Roman Catholic. Ano po? And between this battle, mga kapatid, na tayo na napalataya ngayong gabi, nandito po sa iglesia, nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng salita ng Diyos, nananalangin sa Kanya, sumasamba sa Kanya, nananampalataya, naghihintay sa Kanya ang ikaw pa rito, tayo po ay bahagi ng tunggalingan. And between that, ay maraming pong issue tayo pinamimilian, maraming pong samansaring issue tayo hinaharap sa araw-araw. Ano po? Maraming tayong issue hinaharap sa araw-araw. At tayo pinamimili. At tayo pinamimili. Ngunit itong nakita natin yung story ng Brinkley, ano po, siya ay namili kung ano ang tama at karapat dapat sa harapan ng Diyos at kung ano ang sa Biblia. Siya ay namili. Kaharap ang ano po, kaharap ang tangkas sa kanyang buhay. Marami po tayong mga kaibigan noon na sinakripisyo ang kanyang buhay para po yung paglaman ng katotohanan. So ngayon kami mga kapatid, sa ganitong mga salita, sa ganitong mga pag-aaral, sa ganitong mga mensahe na ating narinig, ito ay panawagan naman sa akin ngayon. Napanagumpayan nila yan, natapos na nila yan. It's our calling tonight sa ating magpili at pagtayo kung kaya naman tayo papanik, mga kapatid, mga kaibigan. At tayo malayo na pumili. Ano po? Alam po natin ang mabuti at masama at alam natin ang turo ng Biblia kung ano nakakabuti sa atin. Matthew 10:17-19, be on your guard against men. They will hand you over to the local councils and flag you in their synagogues. On my account, you will be brought before governors and kings and witnesses to them and to the Gentiles. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time, you will be given what to say. Bakit tayo po yaharap sa ganyan sitwasyon sa mga darating na panahon? Tayo po inatayo sa ating pananampalataya at tayo po mamimili kung sino po ang ating susundin. Yan po ang ibinigay na mensahe ng Panginoon sa kanyang mga disciples na sila inutusan na mangaral ng kanyang mga disciples.
Sinabi sa kanila, may time na kayo ay nakasiguhin dahil sa kanyang pangalan. Huwag kayo matatakot dahil hindi kayo magsasalita, ngunit ang Espiritu na mula sa akin may sagagamit sa inyo. Mga kapatid, if we think about future, our time, ano po? If we think about what will happen to us in the future kapag tayo sa ganyang situation, alam po nyo na yung mga pag-decide ngayon. Mahirap yung maisip kung ano ba sasabihin mo, anong gagawin mo. Ano po? Kaya, sa araw-araw ng ating buhay, talagang mamimili tayo kung ano ang dapat natin gawin. Talagang palalakasin natin yung ating pananampalataya. Talagang we will exercise our faith para sa time na yan na dumating, ay meron tayong panindigan at pagtayo sa ating pananampalataya. Minsan, may isip natin na papalit pa ako sa ganitong utos o sa Kristo. Mahirap sabihin ngayon. Ngunit sa araw-araw po natin experience at araw-araw po natin paglapit kay Kristo, ako po ay naniniwala at nananampalataya na tayo po ay katayo sa ating pananampalataya pag dumating yung time na yan. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating po dalangin ng gabi, habang tayo nag-decide ngayon na habang tayo nag-isip at nakita natin itong paglaban ng Zwingli sa katotohanan at ating iniisip naman ang ating sarili pananampalataya at buhay ni Kristo Yesus. Kung tayo po ay patuloy pa rin nag-struggle, kung tayo patuloy pa rin nabili sa mga panahon ngayon, bagaman tayo may batahan malakas, ano po, at may mga pangarap sa buhay, ating po patuloy na ilagay natin po sa isipan na ang oras at buhay hindi po natin hawak, mga kapatid. Kaya nga po may gabi, habang tayo po nag-iisip at namimili, ang ating padalangin, yan pong kalakasan na tagay natin ngayon, yan pong buhay na tagay natin ngayon, ay ating pa rin pong hawak sa time na ikaw ay umimili kay Kristo at hindi pa huli ang lahat para sa atin. Ito po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Maganda rin po.